chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer, Damian Lillard! Are you kidding me? Sa isang pagkakataon sa May Park ng Northeast Portland ay may isang U-Haul truck na tumigil para mamigay ng chocolate at candy sa mga bata naglalaro doon. At ang tao na yon ay hindi politiko or isang leader ng foundation. Ito ay walang iba kundi ang Portland point guard na si Damian Lillard. Sa pagkakataon ay mga tol ay pinakita ni Dame kung gaano nga ba siya kabait. Na bago pa lang ang pangyayari na yon ay inannounce na nga ni Lillard na pupunta siya sa mga local park para magpasaya ng bata para sa kanyang tinatawag na respect campaign. Si Damian Lillard or mas kilala sa pangalan na Dame ay naging 4-time All-Star at Rookie of the Year noong 2013 na isa sa kinikilalang pinakamabait na NBA star sa liga na may talent din bilang isang singer-rapper. Para sa video na to ay babalikan natin ang naging buhay ni Damian Lillard bago siya pumasok sa NBA. Mula pagkabata, papunta sa high school, college, hanggang NBA mismo. So mga tol, shoutout muna sa mga nag-request ng video na to at sana ay maibigay ko ang information para lalo nyo pang makilala si Damian Lillard. So mga tol, bago ang lahat ay huwag nyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Si Damian Lillard ay pinanganak sa Oakland, California, kina Gina at Houston Lillard na meron siyang kapatid na babae at nakakatandang kapatid na lalaki. Noong mga time na bata pa nga si Dame, ang lugar nga ng Southern Oakland ay kilala bilang isa sa pinakamagulong lugar sa California. Nalaganap ang drugs at iba pang mga krimen. Nakaramihan nga ang mga bata sa Oakland ay walang kinalakihang ama. Dito masasabing maswerte si Dame dahil mayroon siyang ama nagbantay sa kanya para ilayo siya sa ganitong mga bagay na nagbibigay sa kanya ng payo, sumasama sa kanya sa school. Naayon niya kay Lillard nung bata pa siya ay napakadaming distraction sa lugar nila at hirap talaga siya mag-focus. Noong nasa 8 years old na nga si Dame ay natuto siya maglaro muna ng football kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Houston. Matapos ang isang taon na paglalaro ng football sa dahilan na below 6 feet pa lang siya, na medyo payat pa ang pangangatawan ay napag-isipan niyang mag-quit at maghanap ng ibang bagay na pwede niyang paglaruan gaya na lamang ng basketball. Na noong pinili nga niya maglaro ng basketball ay gusto niyang maging isa sa pinakamagaling na point guard na galing nga sa Oakland gaya na lamang ni na Jason Kidd at Gary Payton. So ito nga ang nakakatuwang kwento mga tol kay Damian Lillard nung magsisimula pa lang siya maglaro ng basketball. Noon kasi ay wala siyang mapaglaro na court o kaya ay basketball ring kasi nga ay mahirap lang ang pamilya ni Dame at walang pambili ng basketball equipment. Kaya ang ginawa niya ay nag-start siyang mag-shoot ng bola sa isang sanga ng puno sa may bahay ng kanyang grandparents na imagination nga lang ang ginagamit ni Lillard. Noong pinutol nga ng lolo niya ang puno na yon ay ginawan nga siya ng isang basketball ring na gamit lang ang crate na kinabit sa may poste ng telepono. Naayon niya kay Dame ay ito siguro ang naging dahilan kung bakit siya magaling mag-shoot ng bola sa dahilan na wala ngang backboard ang ring na yon at diretso nga ang bola sa crate or sa kahon na ginawa ng kanyang lolo. As a kid, you used to practice and you didn't have a hoop and you had to use your imagination and I don't understand how that works. Explain that to me. Well, it started off on a tree. It was a tree in front of my grandmother's house and I would shoot over the tree branch because that was my hoop. And then, you know, my grandfather cut down a tree, so I ended up nailing a milk cart to the telephone pole. And when you got a telephone pole, it's round, so you can't shoot off the backboard, so it actually helped me learn how to shoot over the rim better. That's amazing. So you didn't have a backboard, you didn't be banking it off, you had to just get it exactly in. I had to shoot it right over, because if I had the telephone pole, it wasn't no telling where the ball was going to go. Nung naging teenager na nga si Lillard ay pumasok siya sa Arroyo High School na karamihan ng mga pumapasok doon ay mga white American. Dito ay naging part si Damian Lillard ng varsity nila na meron lamang noon na height na 5'5 na kahit ganon ay siya ang best player nila sa buong team. Na nung mga time na yon ay binibigyan siya ng maraming minuto ng kanilang coach para maglaro nga sa court
na hindi nagustuhan ng mga magulang ng ibang players. Kaya sa kalagitnaan ng season ay nasipag-alisan ang ibang players ng basketball team nila na naging resulta ng pagkatanggal nga ng coach ni Lillard. Mula doon ay alam nga ni Dame na hindi na siya makakabalik sa Arroyo High School. Dahil nga doon mga tol ay lumipat siya sa St. Joseph Notre Dame High School kung saan din galing si Jason Kidd. Ang naging problema lang ang team nila noon ay may dalawang senior guard na mas nabibigyan ng playing time na naging resulta sa pagkabangko nga ni Dame. Ito ay sinabi niya sa kanyang ama na nagkaroon sila ng desisyon para lumipat sa Oakland High School noong nasa junior year na siya. Dito ay naging coach niya si Orlando Watkins na lalong nagpalabas ng galing ni Dame. Sa junior year nga niya ay nag-a-average siya ng 19 points at 4 assists per game na nang sumunod na taon ay naging 22 points at 5 assists per game. Nasa time na din na yun ay nagsimula din ang tinatawag ngayon na Dame Time. Nakilala ngayon pang nagkakaroon nga ng moment si Lillard na humahantong nga sa pagta-takeover niya ng game para maipanalo ang team. Sa isang game nga niya sa AAU tournament habang naghahabol ang team niya ay tinanong nga siya ng coach niya noon kung kaya nga ba niya mag-takeover ng game at kung alam niya nga ba kung papaano. Sa pahayag nga yun ng coach niya ay napansin ng mga ka-teammate niya na parang nag-iba ang aura ni Lillard. Na after nga ng timeout na yon ay tumira agad ng pull-up jumper si Lillard tapos sinunda ng mga drive-in layups na makikita mo na talaga na nagte-takeover na siya ng game. Na nangyari pa nga ay naitabla ni Lillard ang game sa huling mga minuto matapos yung tumira ng 3-pointer. Nang matapos ang game na yon ay nanalo pa nga ang team nila. Doon ay nalaman ni Dame na kaya niya mag-takeover ng game kung gugustuhin niya at nagsimula na nga ang tinatawag ngayon na Dame Time. So mga tol, nung taon niya nga sa Oakland High School, dahil sa magandang performance niya ay maraming mga school ang naghahabol nga dito kay Lillard para lumipat sa kanila na nag-o-offer nga ng mga sponsorship at libre mga sapatos. Dito ay masasabi mo talagang loyal ito si Dame dahil gusto niyang manalo ang team niya at hindi nga niya gusto lumipat sa iba. So mga tol, kahit nga maganda ang naging career ni Dame sa high school ay natagpa rin siya bilang 2-star recruit para sa class of 2007 na wala nga masyadong naghabol sa kanya na college team. Ang nag-offer lang sa kanya talaga noon ay ang Weber State na isang prominent team sa Utah. Sa unang season niya sa Weber State ay nag-a-average siya ng 11 points at 3 rebounds per game na tinanghal pa noon na Conference Freshman of the Year. Na nasumunod na season ay umangat ang average na almost 20 points per game at nanalo pa nga ng Conference Championship at Conference Player of the Year na nakilala na nga siya sa buong US. Pagpasok niya ng junior year ay nagkaroon siya ng injury na nakapaglaro lang siya ng 10 games na hindi nga nakapaglaro ng buong season na malaking setback nga sa karin ni Lillard. Noon kasi mga tol ay balak na sana niyang sumali sa NBA draft kung matatapos niya ang junior year niya. Na dahil nga sa injury na yon ay natag siya na medical redshirt or hindi sinama sa eligibility count ang taon na yon. Kaya nung sumunod na taon ay kinonsider pa rin siyang junior sa NCAA na nag-a-average siya ng 24 points at nanalo ng pangalawa niyang Conference Player of the Year na kinukonsider noon na top 10 point guard sa buong US. Na nagdesisyon na nga si Lillard na sumali sa 2012 NBA draft na napili ng Blazers bilang 6th overall pick. Na masasabi ko ang sumunod doon ay history na nga na matatawag. So yan nga ang naging kwento ni Damian Lillard bago siya pumasok sa NBA. Na mula nga sa pagiging 2-star recruit ay naging NBA star ngayon na main man nga ng Blazers. Na pwede nating sabihin na naghanap talaga si Dame kung saan talaga siya magiging importante sa team at nakita niya nga ito. Para lalo nyo pang makilala si Dame ay ito pa nga ang mga kakaibang kwento regarding nga sa kanya. Sa mga NBA star ngayon ay siya nga lang ang nagpursue ng singing career bukod nga dito kay Lonzo Ball. Pero syempre hindi pa natin matatawag na star si Lonzo. Na naglabas pa nga siya ng ilang kanta at rap album. Meron pa nga siyang tinatawag na diss track para dito kay Marvin Bagley na ilalagay ko na lang sa description yung kanta. Noong 2017 mga tol ay naglabas ng pahayag si Lillard na wala nga daw taong makakatanggap na mayroon pang player na mas magaling pa kay Michael Jordan na hindi nga matatapos ang discussion para sa greatest player of all time. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.